ang pambibiktima ng bukas kotse gang sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ang mga suspect, bihis disente at disasakyan pa. Nakatutok si Mari Zumali. Exclusive. Kuhang-kuha sa CCTV camera sa gasolinahang ito sa Commonwealth Quezon City ang isang silver na van na ito habang nagpapakarga ng gasolina. Maya-maya, bumaba mula rito ang isang babaeng may edad. Sinundan ang isang lalaki na kapantalon at isang buntis na nagpunta sa CR. Pagbalik ng lalaki na kapantalon, sunod bumaba ang isa pang naka-shorts para mag-CR din. Pagkatapos magpakarga ng gasolina, pumarada ang silver van sa harap ng convenience store sa tabi lang ng CR. Dumating naman ang isang gray na light Ace van sa kayang isang mag-asawa. Buwaba sila para mag-CR at bumili ng maiinom sa convenience store. Habang namimili ng maiinom, may isa pang itim na adventure ang dumating at pumarada sa tabi ng sasakyan ng mag-asawa. Isang mukhang disenteng lalaki ang buwaba mula rito. Makikita sa CCTV, umatras ang unang silver na sasakyan, pumarada at hinarangan ang light Ace ng mag-asawa. Maya-maya, sumili pang lalaki sa loob ng light Ace. Sinubukan ng lalaki at buntis na buksan ang pintuan sa likod ng light Ace pero di nila mabuksan. Sa puntong ito, nagpalit ng pwesto ang itim na adventure at van. Pumarada ang van sa tabi ng light Ace. Binuksan ang pinto para iharang at di mahalata na binubuksan na pala ng lalaki ang pintuan ng light Ace. Isa pang babaeng may hawak na balabal ang tumulong para takpan ang pagbubukas ng pinto sa passenger side ng light Ace. Nang hindi mabuksan, tuluyang inihara ang sasakyan ng mga suspect sa light Ace sa kasinubukang buksan ang bintana nito. Hanggang sa maabot nito ang lock, kinuha ang bag sa loob at saka umalis ang van na parang walang nangyari. Ayon sa mag-asawang biktima, hindi nila nalaman na nanakawan na pala sila hanggang sa makauwi sila sa bahay. Yung matanda, paglabas niya, ngumiti pa nga siya. Din ngumiti naman kasi wala kaming kinti. So ngumiti lang din ako. Hindi natin ma-i-expect na this kind of people, mapagkakatiwalaan. Maayos siyang nakadamit, di ba? Iisipin mo ba na yun ang magiging trabaho niya? Maging vigilant ka talaga. Sa modus nila, tumatiming o tumitingin ng pagkakataon na yung mga occupant ng sasakyan, may-ari ng sasakyan ay makalingat o bababa na lang. Tapos nakikita nila ng opportunity, papasukin na nila yung van. Nakuha sa mag-asawa ang bag na may lamang laptop, portable wifi, MP3 device, flash drive at mahalagang dokumento na aabot sa 80,000 pesos. Nangyari ang insidente noong November 27 ng madaling araw, pero hanggang ngayon, di pa rin natutukoy ang mga suspect. Hindi pa rin daw kasi nagbibigay ng kopya ng CCTV footage ang gasolinahan sa pulis. Anong silbi nung pag-i-install nila nung CCTV camera? Kung may ganyan nangyaring krimen, hindi nila papakita sa mga pulis. Naantala talaga ang investigasyon. So dapat may lead na kami. Dahil sa nangyari, labis daw na trauma ang mag-asawa. Minsan nga pag pumunta kami ng mga, pagkatapos ng nangyari na, pag pumunta kami ng mga mall o kung saan man, minememorize namin yung plaka nung katabi namin yung mga sasakyan eh. Oo. Kasi yun nga eh, parang more or less nandun na yung paranoia. Paalala ng pulisya para di mabiktima ng mga masasamang loob gaya ng salisigang, lalo na ngayong magpapasko, dapat maging mapagmasid at huwag basta-basta magtitiwala. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.